Hello, magandang araw mga bro. Ito may gagawin tayo dito ngayon na CRT TV, sharp na blue diamond. Yan. 21 inches siya. Ito ay tanggap namin nung isang araw. Ginawa na to ng kapatid ko. Ang sabi niya ay hindi daw niya mapag-power. Nagpalit na siya ng regulator IC. Hindi niya mapag ano, hindi niya mapag-power mga bro. Check natin eh, plug in. Yan, wala siyang indicator light. Okay, buksan na lang natin para malaman natin. Nung mga nakarang araw mga bro, hindi ako nag-ano dito sa shop, yung kapatid ko lang kaya nung araw na ginawa niya to eh marami daw pumasok kaya hindi na niya natutukan. Ayan, try natin kung anong problema nito. Okay, bubuksan muna natin mga bro. Ayan mga bro, nabuksan na natin siya. Ayan. So ito yung power supply niya. Nasabi naman niya na bago siya nagpalit ng regulator mga bro, na-check na niya yung capacitor na maliit dito sa may loob ng power supply. Ayun, 47/50, okay naman daw. Na-check na din yung main filter dito sa may secondary, 100 UF by 160 volt, okay naman daw, kaya nagpalit na siya ng regulator IC na STRW5453A. Pero wala pa rin siyang B+. Hindi na siya nag-check ng mga Zener diode. Ito, kalimitang sira nito mga bro. Pag okay yung mga capacitor Zener diode. Ayun, bago tayo magpalit ng regulator IC, kailangan nating i-check kung ito, may voltahe yung main filter capacitor niya. Kung nakasukat tayo dyan ng mga 280 or 320 volts, ibig sabihin, buo na yung switch, buo na yung fuse, buo na yung cord natin. Susunod nating i-check dyan is yung mga electrolytic capacitor sa loob ng power supply. Pag okay naman, check din natin yung capacitor sa secondary. Pag okay naman, check natin kung may cold solder. Ito, wala naman tong cold solder dahil minsan na naming nagawa ito. Ang unang kong ginawa noon dito ay pinalitan ko yung playback niya. Kaya na-resolder ko na to noon. Ayan, pag okay lahat yung mga parts, kutuhan nyo na yung mga Zener diode. Sigurado Zener diode yung salarin. Okay mga bro, bali mag-voltage checking muna tayo dito. Ito ngayon, magsukat tayo ngayon ng ano mga bro, voltahe. Check natin kung check natin yung main filter capacitor natin. Okay, plug in natin. Ayan, naka-plug in na. Check natin itong main filter capacitor. Ayan, meron na naman tayong nasusukat dyan. 317 volts. Pero pag dito na tayo sa may secondary, sa may 100 by 160, ayan, 0 volts na siya. Check natin yung Zener diode dito sa may primary. Ito, mayroong dalawang, mayroon din itong Zener diode na kadalasang nasisira, itong D736 at saka D715. Sukatin natin yung voltahe. Itong D736, usually may nasusukat tayo dito na 30 or 32 volts.
Yan, nag ano siya, 15 volts lang. Baba siya. Yung isa naman, yung D715, ano to? 5.6 volts ito na sinir diode, pero kapag gumagana yung power supply natin, dapat may ma-reading tayo dito na 3 volts. Yan, wala 0.5 lang siya. Pero meron naman siyang 300 volts. Bunutin natin, saksakan. Ayan oh, nung binunot natin yung saksakan. Nagdrop naman siya, nag-ano naman siya, nag okay. Discharge natin. Ah, pala itong pinang-discharge ko mga bro, ano to, meron siyang resistor sa loob na 220 ohms. 220 ohms yung ano niya. Sukatin natin yung resistance. Pwede nyo din pang discharge yung plug ng ano nyo, soldering iron, pag yung soldering iron nyo ay yung filament type. Yung sa akin kasi, yung ginagamit ko na soldering iron mga bro, ano to? Ito siya, T12, ginagamitan ko siya ng power supply. Kaya hindi siya pwedeng ano, pang discharge. Itong pinang di-discharge ko ng ano, check nyo yung resistance. Ayan, 280, ano pala? 282 ohms ito. Hindi nakikita sa screen. Ito yung pinang re-discharge natin. Ayan, 280 ohms. Pwede rin 150 ohms, 220 ohms. Check natin para sigurado. Okay, wala na. Ayan ang... Okay, ito yung i-check natin dito mga bro. Lapit i-close up natin. Kadalasang na-encounter ko dito sa may sharp na ito. Itong D736 na yan, check natin yan kung may leak. At saka itong D715. Kalimitan naman pag ganyan na buo naman yung fuse, walang B plus. Ano siya, may leak na sinner diode. Kaya pagtiyagaan niyo mga bro yung mga sinner diode, dahil yan yung kadalasang nagko-cause naman ng sira ng power supply. Okay, hahang natin ngayon yan. Hang natin. Tapos, check din natin tong isa. Ayan, hahang na natin. Okay, nas 100K tayo. Ayan. Para madali nating makita kung may konting leak. Check natin itong isang diode na to. Yung D715. Ayan mga bro, kumpirmado.
Leak. May leak siya mga bro. Babaan natin yung rinse natin. Check natin sa times 1. Yan. Itong ano mga bro na to, itong tester na to, nagbabuzzer siya pag ano, isang side lang yung nagbabuzzer. Pag binaliktad natin, okay naman. Pero pag nilagay na natin sa, check natin yung time, kahit 10K lang siya, times 10K. Check natin kung makuha na natin yung leak. Ayun, meron na siyang leak mga bro, sa 10K pa lang, meron na, sa 1K. Sa 1K, meron na din to. Ayun, oh. Meron na siyang malaki na, maski sa times 100 lang to, malaki na yung leak niya. Ayun, oh. Times 100 lang yun, ha. Hindi naman siya shorted. Hindi siya shorted. Leaky lang siya. Check natin yung isa, yung D7-36. Balik natin sa times 100K. Okay to mga bro. Mapapansin nyo, kahit na naka times 100K siya, wala pa rin siyang leak, oh. Okay siya. Check natin yung isang side niya. Ayan, okay. Binaliktad natin, ni konting leak, wala. So, yung isa lang yung, ano mga bro, yung na, ano natin dito. Kadalasan kasi to. Yun, yung diode na yun. Ang value niyan ay 5.6 volts. Kabisado ko na yung value niyan kasi kadalasan kong ano yan, kadalasan kong na-encounter. Yung isang sinner diode naman dito, pag nasira yan, sabog naman yung regulator natin pag yan yung nag-short or nag-leak. So, ito lang yung ano natin, posibleng sira nito. Kaya ang dapat palang ginawa nung kapitid ko, eh, nag-check muna siya ng sinner diode. Ang una niyang option ay regulator. Marami kasi akong pyesa dito ng Ester W, kaya akala niya yun na. Ayan, tinanggal na natin mga bro. Ayan. 5.6 yung value nito, 5.6 volts. Okay, kahit na ano, i-double check natin. Double check natin. Ayan. Ayan, oh. Baliktaran na 'yan na may palo. Okay mga bro, hanap na lang tayo dito. Marami akong board ng sharp dito na ganito, kaya doon na lang tayo kukuha. Ito mga bro, may ano, may nabunot na tayo yan na sinner diodes. Compare natin ito. Ito dahil 5 volts lang ito, 5.6. Kadalasan yung mga mababa yung ano niya, yung voltage na sinner diode. May ano, may konting ano lang yan palo. Yan oh, mapapansin niyo may konti lang, konting-konti lang. Ayun. Okay, ilalagay na natin 'to mga bro. Wala, maiksi na yung paanong ano, yung nabunot natin na sinner diode. Lalagay na lang natin dito sa ano niya. Hindi na aabot pag ano, lalagay natin doon sa top niya. Dito na lang sa may mismong ano niya, PCB mga bro, kasi ano na, hindi na aabot yung paa. Pasensya na mga bro kung nitong mga nakaraan, eh wala akong mga upload ng LED TV. Mahirap kasi gumawa ng video ng LED TV pag nakabantay si ano, si customer.
Mamaya may masabi tayo na hindi niya dapat marinig, hindi pa natin masingil. Kaya pag ganun na nakabantay siya, hindi ko na binibidyohan yung mga ano natin, repair natin na LED TV. At saka pag nagbibidyo tayo, dapat mabilis lang. Hindi naman pwedeng bilisan natin yung pagre-repair pag nakabantay si customer. Mamaya sabihin ganun lang, hindi na natin masingil. Eh, alam naman natin na hindi pare-parehas yung customer. May mga customer tayo na porke sandali lang natin ginawa. Eh, hindi nila maiintindihan yung hindi naman yung kung gaano natin kabilis ginawa eh. Ang binabayaran naman sa atin ay yung ano natin, yung skill natin, yung talent natin, kung bakit natin nagawang mabilis lang ayusin yung unit. Hindi yun naiintindihan ng mga karamihan sa mga customer, kaya ayun. Ayan mga bro, okay na siya. Okay, mag-voltage checking tayo. Ayan. Okay. Plug in natin. Ayun, naka-plug in na yan mga bro. Okay, check natin yung hindi makita yung ano natin, test point ng B plus. Ayan. Dito na tayo sa may ano, 100 by 160 na. Ayan mga bro, meron na siya. Ayan, 125 volts yung ano niya, reading sa tester natin. Okay, pwede na natin ihinang yung B plus niya. B plus pin doon sa FBT para masubukan natin kung nag ano na siya. Maandar na talaga. Yan. Plug in ulit natin mga bro. Okay, ilagay natin sa chassis ground yung negative side ng tester natin. Ayun. Sukatin ulit natin yung B plus. Okay, pindot tayo ng channel. Ayun, ano na mga bro? Narinig ko na yung high voltage niya. Ayan. Okay, sukatin ulit natin yung sinukat natin kanina sa loob ng power supply. Yung digital ang gamitin natin kasi yung ginamit natin kanina. Yung sinasabi ko na sinner diode. Kasi nung nagsukat tayo kanina is 15 volts yung nasukat natin doon sa D736. Okay, lapit natin. 1.5. Ayan, kita na yan. Okay. Pag nagsusukat tayo ng voltahe dito sa may hot loob ng ano natin, ng power supply, eh dapat naka-hot ground tayo. Ang hot ground ay negative side ng main filter capacitor. Ayan. Check natin yung 300 volts natin. Ayan. Check natin yung D736. Ang reading natin kanina dito ay nasa 15 volts lang. Ayan, 31 volts na yan. 32 volts na yan. Yan yung tamang reading niya. 32 volts.
kanina nasa 15 volts lang yan. Tapos yung diode na pinalitan natin, zero yung reading natin kanina, dapat ang reading natin is mga 3 volts. Pero yung diode na to is 5.6 volts. Ayan, 3.2 volts yung voltahe niya. Yung sinner diode yan mga bro na pinalitan natin, yung 5.6 volts. Ayan, okay na yan. Ayan na siya, blue screen na siya. Okay, ayos lang natin. Napakasimple lang yung sira mga bro. Sinner diode lang na 5.6 volts. Kaya ang pagre-repair ay tiyaga-tiyaga lang. Hindi yung basta palit na lang tayo ng palit ng parts. Okay, plug in ulit natin. Plug in. Pindot tayo ng channel. Ayan na. Ay. Kunin natin yung antena natin. Ayan mga bro. Okay mga bro, sana may natutunan na naman kayo sa ginawa natin dito. Okay, maraming salamat.